Pansamantala munang ititigil ang foreign trips ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito para reviewin at pag-aralan ng kanyang administrasyon ang lahat ng mga proyektong nakamit mula sa pagbisita niya sa iba't ibang mga bansa. Si Naomi Tiborcio sa report Rise and Shine, Naomi. Magpapatuloy ang talakayan sa bawat proyekto ng ikinasaan ng Administrasyong Marcos Jr. sa iba't ibang mga bahagi ng mundo. Yan ang sinabi ng Presidente sa panayam sa media kagabi sa biyahe pauwi ng Pilipinas mula sa kanyang official working visit sa Japan. Dahil rito, pansamantala munang ititigil ang mga foreign trips ng Pangulo. Sabi ko, tigil na muna lang itong mga trips because all of us, we are going to sit down and we are going to talk about each and every single project that we have talked about in ASEAN, that we talked about in APEC, that we talked about in EU, that we talked about in New York, that we talked about in China and now in Japan. Lahat yan kailangan natin balikan, isa-isahin natin ano ba talaga dito yung gusto natin, ano yung mas priority. Anya, tututukan muna ang pag-amyenda sa mga polisi at batas na inirekomenda sa administrasyon ng mga investors at stakeholders upang matugunan ang mga balakid sa paglago ng iba't ibang sektor sa Pilipinas. Isa sa mga patuloy na pag-uusapan sa pag-uwi ng Pangulo sa bansa ay ang ating panibagong pagpasok sa Visiting Forces Agreement sa bansang Japan. Isa sa kanilang suhestyon ang pagandahin ang base ng Coast Guard sa Subic. Pinag-aaralan na rin ng gobyerno ang mungkahi ng Japan upang bumuo ng isang tripartite agreement sa usaping pangseguridad sa pagitan ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos. Ayon sa Presidente, hindi basta-basta ang pagdedesisyon dito. We have to be careful also because we do not want to appear provocative. That's not what you want. Ang iniisip ko lang, yung ating mga fishermen kailangan maprotektan, kailangan maliwanag na tayo sa Pilipinas na talagang we are patrolling our waters and making sure that it is well recognized na yan ang talagang territory talaga na maritime territory talaga ng Pilipinas. Samantala, inaasahan na ng Presidente ang nalalapit na pagratipika sa Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP. Ito ang isa sa pinakamalaking trade agreement sa buong mundo na magbubukas ng mas malaking market share sa buong ASEAN at iba pang mga bansa ng mga produktong Pilipino. We are the only ones left na hindi pa nakapag-ano ng RCEP. So we are leaving ourselves out. We are isolating ourselves from the free trade zone that ASEAN is. We are going to continue to increase our investment in the agricultural value chain. That will make us more competitive. It will not, that having RCEP will allow us to further strengthen our agricultural value chain so we're more competitive. That's the general principle behind the RCEP. Kinumpirma din ng Pangulo na tatlong korporasyon ang naghayag ng commitment para pondohan ang Maharlika Investment Fund. Pero hindi pa aniya panahon para pangalanan ng mga ito. Nabanggit din ng Pangulo ang usaping charter change. Naniniwala siya na uusad pa rin ang mga pag-aamyenda sa mga batas gaya ng pagmamayari ng korporasyon at lupa kahit hindi baguhin ang saligang batas. Naomi Tiborcio para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.